Chicken ay pag-aalaga ng manok na kung saan ang ating mga manok ay nakagala at hindi yung conventional na naka-cage. Na-express nila yung natural nilang behavior, nakakakahig sila sa lupa, nakakakain ng mga grasses, at syempre dito sa dagdag na bitamina at dagdag na nutrient contents na galing sa lupa, mas healthy ang mga manok na ito, pati yung mga itlog na napoproduce nila. Sa panahon ngayon, meron tayong 187 million na populasyon ngayon ng mga manok. At pinakamalaki ang native chicken o improved chicken. Meron tayong about 80 million plus na population. Kasi ito yung kalimitan na inaalagaan ng ating mga magsasaka, ang ating mga farmers family, sa likuran lang ng bahay sa halos lahat ng probinsya buong Pilipinas. Ang susunod dito yung broiler at ang susunod ay ang mga layer. Sa ngayon, meron tayong mga makabagong breeds ng free-range chicken na depende lang sa kulay. Ang tawag namin dito, dominanteng itim kasi dominant black yung kulay niya. Dominanteng puti kasi dominanteng puti. Dominanteng pula, dominanteng brown, dominanteng barred, puti at itim ang kulay niya. At dominanteng blue, pero actually abo ito o gray ang kulay niya. Ang mga breeds na ito ay ini-import yung mga parent stock. Pero pre-produce na natin dito yung mga sisiw nila. Ito yung magandang alagaan na rin ng mga free-range chicken. Ay napakaganda ang production ng dominant breeds na ito dahil nakakaitlog sila ng 240 to 310 na itlog kada isang manok sa isang taon. At pwede silang mangitlog ng 2 taon bago sila ikal o palitan. Backyard raiser, kung considered na kung less than 500 layers o kaya less than 1,000 ang population sa broiler, backyard raiser ka pa rin. Kung less than 100 ang population mo sa layer at less than 100 sa broiler, considered na backyard raiser ka pa rin. At kung mas mataas na dito, you'll be considered a commercial raiser na. Siyempre, dahil na-produce sila organically or naturally, mas masustansya ito, lalo na yung mga itlog na kanila na-produce ay lesser cholesterol, lesser saturated fat, mas nutritious ito, mas makakaigi sa katawan. Lalong-lalo na yung mga bata na nagkukulang ng mga nutrisyon. Napakagandang package ito ng amino acid o yung protina na kailangan sa pangangatawan ng mga bata. At tayong mga adult rin, pwede nating kainin o mag-ulam 1 hanggang 2 itlog araw-araw. Ang magandang characteristic ng free-range chicken production ay at least meron kang lupa na pwedeng pagpagalaan ng ating mga manok. Dapat yung mag-aalaga nito ay naturuan. Ang educated farmer ay magiging successful farmer. So dapat nakapag-seminar ka rin o natuto ka rin sa iba't ibang klase ng teknolohiya tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. Una, dapat may bahay sila, kompleto ng gamit, may pakainan, at may painuman din, may lighting din. Ito ay makakatulong kasi sa pagpaparami ng itlog ng ating mga layers. Dapat marunong ka rin sa pagpapakain. Dito sa amin, marami na kaming naitanim na alternatibong pagpapakain. Meron na kaming tanim na Madre de Agua, meron na rin kaming Azolla, meron rin kaming duckweed na suporta sa pagpapakain sa aming mga manok. At ang importante dito, yung pag-maintain ng health o kalusugan ng ating mga manok. Kasi dapat regular ang pagbabakuna. Madaling maubos ang ating mga manok kung hindi ito nabakunahan.